Meron tayong iba bike check na ito yung pinaka support, ito yung pinaka matindi, pinaka bigatin at pinaka aero. Yan. So ito yung aero road bike na may aero bars. Ang may-ari naman ay si Idol Franz Castillo ng team Jinli. So Idol Franz, no, before tayo mag-start, tatanong muna kita. Ito yung kauna-una mo na aero road bike. Trek Madon to, no? Oo, Trek Madon SLR 8. Ano? S? SLR 7 ito, 8. SLR na lang, Trek Madon SLR. SLR, no? Fully integrated na yung ano, no? Yung seat post at saka yung fork na to, no? Kaya kita-kita din yun na airfoil shape na talaga, aerodynamics. To add-ons na to eh. Ano ba brand ito, yung aero bar mo? Bontrager. Pero sa ano, Trek din. Bali, pero ano to, separate sold. Separate. Bali, i-share mo sa akin yung mga ano dito. Ano po to? Lahat ba to carbon fiber? Na, yun nga, Yami, Dura-Ace. Yan, Dura-Ace na ito naman pag 12 speed naman to, no, nakalagay. Ito yung ay malaki na pala to, hindi na to standard, no. Kasi yung standard 5339 eh. Ito na 5440, no, pang mamawan na. Ito yung isa rin to sa mga ano, special feature sa kanyang aero road bike. Ngayon lang ako nakakita nito in actual, eh. Nakita ko lang to sa mga picture eh. Ano to? Morph components, oversized pulley wheels. Ilang teeth pala to, Idol? 21 by 12. Parang ano na rin, no? Hindi na nagkakalayo sa tip ng chainring. Ngayon ko lang nakita na, no? Parang parehas lang eh. Di ba pag Bora, ano yan? Campagnolo ba? Campagnolo. Ayun, Campagnolo Bora Ultra. Ilang depth pala nito, yung lalim nito? 60 mm. Lane fast call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rito ako sa Vermosa Sports Hub dito sa Ibos, Cavite. So sadly hindi kami nakapag-ensayo dahil nga ayan, umuulan. Pero ngayon meron tayong iba bike check na ito yung pinaka support, ito yung pinaka matindi, pinaka bigatin at pinaka aero. Yan. So ito yung aero road bike na may aero bars. Ang may-ari naman ay si Idol Franz Castillo ng team Jinli. Yan. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang aero road bike na may aero bars. Kaya mag-start na tayo. So Idol Franz, no, before tayo mag-start, tatanong muna kita. Ito yung kauna-una mo na aero road bike. Pangalawa sa pinakaano. Kasi yung may isa pa yung road bike na hindi naman siya fully na aero, pero ginagamit ko rin pang triathlon. Anong brand yun? Trek Madon din siya, pero rim brake. Sinaunang model. Okay. Ito yung ano, ito nga pala, naka-disc brake pala to. Bali, saan mo pala ano to, sinasalian na ano, yung mga sinasalian event ito, saan mo pinagagamit to? Mostly international competition. Minsan ginaganap sa Thailand, then Taiwan. Pero sa ano, di pa naman nalo, pero baka ngayon masubukan na. Bali, gano'ng katagal na sa'yo itong aero road bike? 3 years. Tatlong taon na. Nung binili mo ba to, ganyan na ba talaga o may in-upgrade ka dito? Ang ginawa ko kasi dito, kasi ano eh, kisa naman mag-upgrade tayo, ginawa ko na lang step by step. First frame, then wheel set, deck group set na. Ay, parang assemble? Oo, build bike siya. Okay, bali, nung ang una mo binili, frame set? Oo. Kasi pag ganyan brand, alam ko kasi isang buo na eh. Oo. Yung pala ginawa mo, no? Frame set, tapos parang hindi na yung parang papalit-palit pa. Oo, no? Kasi kung mag-upgrade ka rin naman, papagastos ka na lalo. Yun yung pag-stack lang, tapos palit ng pyesa. Ganun. Kaya mas ano talaga, mas maganda yung assemble na lang. At para least, makuha mo yung tamang preference para sa akin. Yung piling-pili mo na talaga. Yun nga, ito nga yung general background sa kanyang aero road bike, no? Na may aero bar, so pala ginagamit pala to sa triathlon, no? Triathlon tsaka duathlon o triathlon lang? Triathlon lang. Triathlon, no? Yun, so magsimula muna tayo sa kanyang aero road bike frame set. Trek Madon to, no? Oo, Trek Madon SLR 8. Ano? S? SLR 7 ito, 8. SLR na lang, Trek Madon SLR. SLR, no? Na, yun nga, aero road bike na frame set, no? Pag sinabing frame set,
Lahat na yan eh. Ito. Pati ba cockpit kasama? Oh, kasama cockpit. Pero dito sa... Aerobar, no? May idea ka ba o nung klaseng carbon fiber to? Ah, ito pala. Ayan. 800 OCLV. SLR 800 OCLV carbon fiber. Yan, nakalagay dyan. Assembled in the US or United States. Siyempre, 700 ito. Ayan, yan yung gayuso naman pag sa road bike. Yung nakalagay na size nito, 54. Sa trek ba, ano bang, pag sinabi 54, ano ba? Small, ano, medium ba o large? Medium. Ah, medium. Bali, yung sinasabi mo, isang aero road bike mo, yun yung large, no? 56, no? Bali, kasi personal lang ako na. Personal lang nakapag-bike na ganitong bike, eh, ng ganitong, ano, no, bisikleta, no? Ito, tapered yung head tube, no? Oo, tapered. Yung tapered head tube, syempre, full internal cable routing yan. Wala ka na makikitang wire dyan, no? Wala na. Tagong-tago na lahat yan. Kasi nga, talagang panganap na ito, no? Pang aerodynamics. Then, ano ba ito? BSA threaded o ano, press fit? Ano siya? Thread fit. Ah, thread fit? Oo. Ano yung pag sinabi bang thread fit? Parang hybrid? Hindi, ano siya? Yung ginagamitan siya special to para mahigpit. Para siyang press fit pero iniikot. Oo. Hindi, nasa kabila, magkabilang gilid. Hindi siya sa gitna. Sa akin, nasa gitna. Ah, ngayon ko lang narinig yun eh. Alam ko lang press fit tsaka threaded. Basta yung ano niya, yung BB is ano, T47. T47. Thread fit 47. Number 47. Ngayon ko lang narinig yun, ano? Pero syempre ito, fully integrated na yung ano, no? Yung seat post at saka yung fork na ito, no? Kita-kita din yun na airfoil shape na talaga. Aerodynamics. Then, true axle. Yung drop out. Then syempre pag road bike, flat mount, disc brake, ano, yung disc brake caliper mount naman yan is flat mount. So next naman, tignan natin yung kanyang cockpit. So sabi mo, trek din to, no? Oo, oh, trek. Ano pala yung ano ito, yung lapad? Bali, ito is ano, ang stem niya is 90 by 400 mm. Mm. Tapos, ito, add-ons na to eh. Mm. Ano ba brand ito, yung aerobar mo? Bontrager. Pero sa ano, trek din. Bali, pero ano to? Separate sold? Separate. Bali, i-share mo sa akin yung mga ano dito. Ano po to? Lahat ba to? Carbon fiber? Oh, mostly carbon fiber. Pero ito, metals, then metals. Kasi ano yan eh, parang weak points niya ng ano eh. Kasi nga, pag naka, yung bigat kasi pag naka-aerobar eh, no? Mahirap naman kasi pag naka-ganyan ka, biglang bumigay, no? Bali, ito ba? Technically, tinatawag mo to na J-bend? J-bend nga, no? Parang ano eh, seems to be parang J-bend eh, no? Mm. Kasi S-bend ko pag ganun eh. Ito yung kanyang aero bar sa same, adjustable to, no? Yan, so ngayon, tinesting mo, ano, parang ngayon mo lang i-adjust to, no? Oo, ngayon lang. Kasi kanina, hindi sa akin fit eh. Kasi masyado siyang makipot. Narrow? Oo. Bali, kasi pagkala ko, pag ganyang wide, more stable. Mm. Kasi kanina, inampas ako ng hangin, muntik lang sumemplang. Ah, yung crosswind? Mm, malikot. Mm, malikot. Kaya, binide mo for stability, no? Kaya ito yung maganda na may ganito klaseng aero bar sa same. Na-opted mo kung gusto mo ng super aero o less aero pero ano naman. Aero pa rin naman, stable naman, no? Mas safe naman. Mas ano, may laban sa hangin. Oo, sa particularly sa crosswind. Yun. Hmm. Yan, syempre yung ano, kasi nasanay na ako na magkakaiwala yung ano. Pero lahat naman to trek, pati yung headset, no? Next naman, ano pala yung bar type pala nito? Supakas. Ayun, supakas, no? Hmm. Tignan natin yan. Tulambot, ah. Lambot, no? Tsaka grippy. So next naman, tinaman natin yung kanyang saddle, no? Ito yung Shimano Pro, no? Shimano Pro, ano to? Stealth Performance. Yun nga, may butas sa gitna. Yan, malambot and flexible, steel railings. Steel railings to, no? Steel. So, syempre, ano to? Comfortable sa'yo yan. Eh. Pero nakagamit ka na ba ng ibang saddle bukod dyan? Nakagamit ako ng Physicar yun, pero yun nga lang, may issue ako kasi madalas sumasakit yung ano eh, yung sensitive areas ko, kaya pinalitan ko na rin. Malamang yan yung Physicar Ionite Tri, no? Yung version. Yung pang ano, yung mahaba. Tapos makapal yun eh. Makapal. Nakagamit na ako tapos dati carbon. Nun eh. Tapos carbon. Yung kaya nakala ko sa ganun. Nakagamit na rin kasi ako yung Tri 2, yung kulay puti tsaka blue. Parang di rin ano masyado yun, di masyado comfortable dun. Bali, ito yung talagang para sa'yo, no? Oo, kasi wide hip ako eh. Ay, kaya nga ano, no? Malapad yung saddle mo pala, no? May pagka short saddle ba to? Oh, short talaga siya. Short per saddle, ano, aerodynamics. Kaya pala ano, yung pagdadaan dito yung hangin.
Then ano pa yung di ko na mention? Tignan ko nga to. Para pala yung ano, yung curious lang ko. Para pala yung ayun na pala to, no? Takip. Oh, ISO speed diyan. Ah. Ina-adjust diyan based sa preference mo, tapos may ano dito, adjust. Kung gusto mo smooth yung ride mo, iurong mo dito tong ano, yung mismong parang dial. Tapos kung gusto mo naman na medyo firm sa gitna, kung gusto mo naman yung ramdam mo yung lubak dito sa ano dito. Oh, isa god. Pero pag firm, yun yung mas matindi yung power transfer, di ba? Oh, mas matindi. Yung kapalit nga lang yung comfort, no. Oh, tapos kung gusto mong comfort, isagad mo siya dito para soft, para yung pressure na para dito inaabsorb ng frame ng top tube. So ibig sabihin, ano? So ibig sabihin pala parang may shock absorber to. Oh, parang ito yung mismong shock niya. Ah, okay. Ngayon ako nakikita. Yun pala yun? Oo. Oh. Akala ko matigas to eh. Oh. Akala ko matigas, palambot pala to. Pero to, carbon fiber to. Hindi. Kasi yung itsura, kala mo, oh, parehas na sa fiber. Parehas ng kulay. Yun pala yun eh, no? Yung pala, meron pala tong parang ano, no? Mm. Pang, ano, meron siyang setting, meron tong settings na pang comfort, no? Oh, comfort to firm. To firm, no? Parang sa supercars, no? Yung race. Mm. Yung sport. Mga ganun eh, no? Gusto mong karera. Sa race, dun sa firm, oh. No? Pang crit, no? Kaya pang gusto ano, mong chill ride lang, ibaba mo. Yung pala yun. Ayun, so, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. 2x11 speed. Ah, 2x12. Oo. 2x12? Mm-hmm. Yung 2x12 speed. Ay, 11 lang. Ah, 11. Oh. Ah, akala ko 2x12 na to. No? Ito yung nga yung Dura-Ace. Ano nga, ano to? R na to? R9000 yata. Dura-Ace R9000. Mm-hmm. Ah, kasi nga pag 12 speed, 9100, no? Oh. Ano ba to? R9200 pag 12 speed. Ah. 250, 270. Pero ito, 9 ano to? R9000. Ah, R9000. Ito yung hydraulic, di ba? Oo, hydraulic. Pero mechanical shifting. Oh, mechanical. Hmm. Yun yung naka-hydraulic niya, no? Next naman, tignan natin yung kanyang crankset, no? Na, yun niya, yummy! Dura-Ace! Yan, Dura-Ace na ito naman pag 12 speed naman to, no, nakalagay. Ah, ito yung ay malaki na pala to, no? Dito to standard, no. Kasi yung standard 5339 eh. Ito na 5440, no, pang mamawan na. Tapos yung crank arm is ano 172.5. Ayun. Yung sa road bike talaga meron ganun, no. Sa MTB kasi walang 7 ano eh. Sa MTB kasi 170, 175. Hmm. Sa road bike meron 172.5. Yan. Ano nga ulit yung bottom bracket ito? Nakalimutan ko na. T47. Tread fit for number 47. Tapos ano siya? Praxis and tatak. Okay. Then, ito nga. Yung FD niya na naka-brace. Ano nga ito? Shimano Dura-Ace din. Dura-Ace din. Ito Dura-Ace din ba ito? Hindi. 105. Ah, Shimano 105. R8, ano? R7000. Oh, R7000. Na carbon fiber ito. No? Yung chain mo, ano ito? KMC? KMC X11 SL. No? Na 11 speed. Yung kanyang yung cassette bracket mo Dura-Ace din ba to? Oh, Dura-Ace. 11 ano to? 1130. Ayun, 1130. Dura-Ace din yung kanyang RD. At ito yung isa rin to sa mga ano, special feature sa kanyang aero road bike. Ngayon lang ako nakakita nito in actual, eh. Nakita ko lang to sa mga picture, eh. Ano to? Morph? Oh, morph components, oversized pulley wheels. Ilang teeth pala to, idol? 21x12. Parang ano na rin, oh, hindi na nagkakalayo sa tip ng chainring. Ngayon ko lang nakita na ano, parang parehas lang eh. Tapos ano, hologram. Eh ano pala? Ano pala yung difference ng normal na ano na pulley na stock nito at saka itong yung morph components ngayon. Ano mas smooth yung shifting niya kung ano kunyari, mabilisan yung ano kunyari combo shift ka gaya sa pagdating sa ahon yung 1-2 tapos 1 tapos 1-2 ulit. Hmm. Mas ano siya, mas mabilis yung delivery niya. Walang tension sa chain. Hmm. Ina-absorb siya ng ano ng pulley. Kaya maano mo talaga yung comfort na need mo pag kumakarera. Kumbaga super responsive, oo. No. Kumbaga walang lapse, eh, no. Oo. Parang instantaneous, no. Yung pala, ito pala yung function nito, no. Babagsak na ng babagsak yan. Ganda pala nito, no. Oh, next naman sa kanyang ano, wheelset, isa pa tong yummy. Lahat naman to yummy, no. ito yung, 'di ba, pag Bora, ano 'yan, Campagnolo. Ba? Campagnolo. Ayun, Campagnolo Bora Ultra. Ilang depth pala nito, yung lalim nito? 60mm. Yung 60mm aero, ilang spokes pala to? 24 spokes yata.
Hindi ko na nabil, hindi ko na alam. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24 nga, 24. Sa harapan din ba 24? Oh, 24. Parehas na 24, no? Yung gulong naman niya, pangkarero to, no? Oh. GP ano? GP 5000 na Continental 28C. May idea ka ba kung ilang poles to? 6 poles. Ah, 6 poles. Oh. Yo, buti ano, buti na ano mo no. Ah, yun 6 poles daw ito. Tingnan natin, i-check natin yung tunog nito. Ayun, di ba? Maamoy. Yan, yun yung tunog ng Campagnolo Bora. Ano to? Bora. Ultra. Road bike hubs kapag naka-free wheel. Then nasa lang sa kanyang brake set. Siyempre yung brake levers niya ni hydraulic na Dura-Ace. Then nasa lang sa kanyang rotors. Ano pala yung brand? Dura-Ace di ba ito? Dura-Ace. Ano, pwede siya sa XTR din. Ah, sa Shimano XTR pwede rin. Anong pala yung model ito? RT ano to? Ayun, doon lang. I-rotate natin. Ayun, RT. Ano to? Hindi ko mabasa. 900 dash S to eh, no? Oo. MT 900 yata to. Dash S, yan, made in Japan, no? Ito ba to? Floating ba to? Ano siya, yung tawag? Fixed type. Center lock. Ito yung sa may, ano yun, sa may locking system to, no? Pero ito, kasi pag fixed type, isang buong, ano yun, metal eh. Ito kasi parang floating. Floating. Yan, tapos may fins to, di ba? Pulling fins yan eh. Ayan, ito yung kanyang brake set, no? So, Idol, Idol Franz, pwede bang i-price reveal to? Almost 900. 900,000, no? Almost. Akala ko 1 million na yan, eh. Tapos, yung timbang nito, since na aero road bike to, nasa 9.975, no? Mga ganun, no? Yan, yan yung timbang nito, timbang at saka yung presyo nito. Yan, ito nga, guys. Ito nga yung Trek Madon SLR, no? SLR7. Yan, SLR7, aero road bike na pang triathlon setup to, no, kasi may aero bars, no, ni Idol Franz Caspillo. Yan guys, no, naibajik na natin itong pinakamatinding bisikleta. Yan, ito yung Trek Madon SLR8 na aero road bike na naka-triathlon setup kasi naka-aero bars to, no, ni Idol Franz Caspillo. So kung meron kayo tanong dito sa kanyang matinding aero road bike, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout na. Shout out pa sa family ko, yun lang po. Okay naman. Hi. Naroon sa mga tropa natin. Oh, si Kuya Ian, photography. Hi. Yo sa. Yan, pero nakapag-ensayo ka ba kanina? O hindi, hindi rin. Hindi, kasi umuulan eh. Umuulan eh, no. Yes, salamat pala sa pag-bike ng road bike mo, no. Yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe ako YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally notification. Yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise up po sa inyo.